guys. Hello. Hello po nga Forever Grateful. Magandang hapon po sa inyo lahat. Tanghaling tapat ngayon. At yun nga, masyadong maliwanag ang aking videos. Yun, pag mga ganitong oras talaga, nahati ang oras ko kasi nagawa tayo ng modules. So, kasama po sa ating pag-YT and pag-manage ng time na kung saan nakita nyo naman sa edad ko na to ay sadyang nga namang sinisikap ko pa rin tapusin ang aking pag-aaral. Alam nyo naman po siguro ng mga nakaka-relate sa aking video is content is alam nyo naman po na tayo po ay nag-aaral ng grade 12. Estudyante tayo ng grade 12 at ayun nga po, glory to God dahil malapit na nga po tayong magtapos this year at isa po napakalaking pribilehyo na in our history as a student ng aming pamilya. Dalawa po kami ng anak ko na pinagkalooban ng Diyos na magkaroon ng pagkakataon na maka-graduate this year 2022. So napakamakabuluhan po ng aming buhay dahil sa panahon na ito ay sa kabila ng mga pandemic na naganap nangyari sa paligid, almost 2 years na rin, hanggang sa mga panahon na ito, praying, hope and pray namin na this coming graduation, yun naman po talaga yung hangarin ng aking puso na makapag-face to face na sa graduation. Actually, share ko lang, ito po yung aming, ikaw, asa yung module mo? Ito po yung aking mga ginagawang modules. Ayan po, nasagot po kami ng modules. Actually, sa panahon na ito medyo mahirap talaga. Medyo mahirap ang pag-aaral. Kasi, ang pinag-aaralan is about computer na. MIL. MIL means multimedia. Sana ba yung multimedia ko? Media literacy. Ito yung United Understanding Culture, Society, and Politics. So, ito yung sa politics, about sa kultura na yan, social inequality sa gender. So, ito naman is sa philosophy, tapos sa oral communication, tapos sa non-fiction. Kung makikita nyo po, may video po akong ginawa dyan sa, meron kami ginawang project about groupings sa subject namin doon sa non-fiction English. So, nakakatuwa lang kasi isipin na sa kabila na tayo po ay maabot sa napakaraming mga pagsubok sa paligid sa buhay, but still hindi po nawawala ng kabuluhan yung mga pinagagawa natin. Dahil ayan nga, nakikita nyo, nag-aaral tayo. Kaya, encouragement ko po sa ating mga kapwa-magulang ko na alam ko lahat tayo nagsisikap na gusto makapagtapos ang pag-aaral ng anak natin. Pero syempre, kailangan pa rin po natin silang gabayan, tutukan, lalo na po sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nagtatrabaho sa ibang bansa or mga working parents is tingnan din po natin, pahalagahan din po natin yung mga anak natin na nag-aaral, check din po natin sila kung nagko-comply ba sa mga tasks na binibigay ng school. Dahil sa totoo lang, alam naman po natin lahat, education po is wealth, karunungan po, kayamanan. So yan po yung kayamanan na hindi kayang agawin ng kahit sino. So last year, ayan, may post po ako. So ngayon taon, ngayon na uli ako nakapag-post. For the record po, kasi hindi na po natin may babalik ang mga panahon na mas lilipas sa sayang. So dahil nilid ako ng Lord na mag-video po ulit for another set of my schooling po ngayon this year as a grade 12 student. So, ayan, kasi second quarter na. Naka-asynchronous kami ngayon. Meaning ng asynchronous is wala pong online. So, self-study talaga. Kailangan talaga, ikaw yung mismo sa sarili mo, pag-aaralan mo siya. So, yung mga teachers ngayon, hindi po sila active sa online, face-to-face, kasi yun po yung bagong patakaran ngayon ng NCR na asynchronous po, meaning
wala po talagang magtuturo ngayon sa teachers online. So, guided na lang po ng mga PDF na pinapadala sa GC. So, yun na nga po ang ginagawa. Masarap po mag-aral, pero syempre, sa edad natin na to, ang priority na tinitingnan natin, ginagawa natin ngayon is yung para sa kabuhayan ng ating pamilya. Pero syempre, kailangan pa rin po natin tutukan, bantayan yung mga anak natin nag-aaral, kung nakakapag-comply ba sa mga binibigay na task ng school, mga teachers, lalo na ngayon, ang pag-aaral talaga is napakabigat. Napakabigat po kasi hindi nga tayo face-to-face, online nga po. So, dapat po talaga is meron po talaga tayong time. Check-in din yung ginagawa ng mga anak natin. So, ayun nga, maraming salamat. At nandito pa yung aking anak, hindi pa po siya kasi prepared. Pag gumagawa kami ng homework, sabay po kami nag-aaral, sabay po kami nagsasagot. At nakakatuwa lang kasi part na rin po ito ng bonding namin. Hindi lang bonding sa, alam mo naman, dito ay nakakalabas. Kahit na hindi man tayo maalwan sa buhay, pero nagagawa natin makabuluhan ang buhay natin dahil sa pagpapanting nyo ng mga anak nyo, ng pamilya nyo, yun, sa mga magulang na working parents, sabigyan din po natin ng affection, attention, yung mga anak natin dahil mali nyo, kailangan din po nila kayo sa time nila kahit na malalaki na po sila, kahit na po mga nasa high school na sila or college sila, syempre iba pa rin po yung bonding ng magulang at ng mga anak. So yun nga po, maraming po salamat muli sa pagtutok nyo kay Arlen Ovi TV at nawa sa maikling video ko na ito na aking shinare. Ang goal po natin dito is i-share kung bakit po tayo kahit sa ganitong edad natin. Alam ko naman na hindi lang naman ako yung nag-aaral na ganito. Marami naman po nag-trending, marami naman po binawalita sa TV na maraming mga kananayan ang nag-aaral. Pero sa case ko, sa sitwasyon ko, hindi lang ito ginawa natin basta libangan, kundi ginawa din po natin ito bilang makabuluhan para maging inspirasyon din po sa mga kabataan na kung ako sa edad ko na nasa kabataan po sila, hindi ko pinahalagaan yung pag-aaral. Is ngayon is mas the best po talagang bigyan po natin ng kahalaga ng pag-aaral mga bata, mga anak, mga estudyante, lalo na yung mga batang medyo hindi siniseryoso pag-aaral. Nakakalungkot lang isipin na huwag po tayong magpadala sa bugso ng kabataan na mas bigyan pa rin natin, time management lang. Ayusin natin ang buhay natin, ayusin natin ang oras natin, bigyan natin ng prioridad ang lahat para po sa ikabubuti ng inyong bukas at para sa pagsisikap din ng inyong mga magulang na mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Ito na po yung time na kahit po sa kabila ng ating pandemic, kahit online po tayo, kahit asynchronous pa yan, kahit ano modular pa yan, kahit online pa yan, the best pa rin po talaga na may pinag-aralan tayo lahat. Ayan nga po, maraming pong salamat sa inyong pagtutok kay Arlen Ovi TV. At muli, hinihingi ko po ang inyong suporta. Nawa, kung di ka pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe mo na po ito, hit ang kalimbang bell, at huwag kalimutan, subscribe, share, at mag-comments po. Kung may comments ka po dito sa aking video ngayon, share mo po kung ano po yung thoughts mo para po meron po tayong mapag-usapan, may share po ninyo kung ano po yung sa palagay nyo makabubuti para po sa ating pamilya, sa ating mga anak, at sa pag-aaral po natin lahat. Muli, inuulit ko po, education is wealth. Pag-aaral ay kayamanan. Kayamanan hindi kayang bayaran, bilhin ang anong halaga. Kundi sa pagsisikap mo sa pag-aaral, meron ka maganda kinabukasan. Thank you so much everyone! God bless you! Mwah, 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 chup, chup! Thank you!